basta nakawala na siya dito, guys, nakalipat na siya dito, parang andyan yung lock niya eh. Pag nakalipat na siya dyan, then dito, malaya ka ng ibaba kung saan. Ayan. So, yan. So, guys, magandang araw. Ngayon, andito tayo sa Alpard. Meron akong gustong i-share sa inyo, guys, kasi meron akong napansin dito. Meron akong dalawang tips na gustong i-share sa inyo na baka someday makatulong po sa inyo. No? So, doon sa hindi pa nakakaalam, pero syempre, karamihan sa atin ay alam na to. Okay. So, bali ang i-share ko, guys, sa Alpard, kung paano mo maililipat ang kambyo kahit nakapatay. Katulad nito ngayon, guys, nakapatay siya, so hindi natin siya mailipat, no? Ang ikapalawa, pangalawa, guys, kung paano tayo mag-automatic parking, no? Na nandun tayo sa hill start or sa, ano, hill start or sa uphill. So, ito po yung kadalasan, guys, ginagamit natin pagka sakaling matraffic or may nagkaroon ng aksidente doon sa uphill na kailangan mong mag-stop. So, hindi mo na ililipat dito sa parking. Mayroon ka lang pipindot eh. Halimbawa, nakadrive ka dito. Hindi mo na kailangan iangat ito. Okay? So, pag-uusapan natin yan ngayon. But, bago ang lahat, guys, no, nice ko magpasalamat or mag-congratulate doon sa nanalo na parapol natin kahapon. But din again, guys, gusto ko lang ulitin na sana po wag kayo po iwasan natin mag-comment na hindi regarding po doon sa topic natin. Like for example na sana ako mananalo. Well, I appreciate that, guys, pero syempre ang iba sa atin ay hindi alam ang rules ng YouTube. Ang YouTube po pala, guys, ay pinagbabawal po ang comment na hindi po regarding doon sa topic na yun, no. So, yun lang, guys, no. Tapos sana iwasan natin po magtanong kung sino ang nanalo kasi pinagbabawal po ni YouTube yun, no. Okay. So, proceed tayo, guys, no. Ito ngayon, guys, is nakapatay actually itong Alpard, no. So, hindi natin siya mailipat. Hindi natin siya mailipat, guys, kasi nakapatay siya. Kahit apakan pa natin yung brake, hindi talaga natin mailipat yan. So, not unless kung ito is, not unless, guys, kung halimbawa, i-on natin tong Alpard, then yan. Pag i-on natin siya, yan, naka-on na siya. So, saka pa lang natin siya pwedeng ilipat, no? So, ngayon, paano natin ilipat ng nakapatay? So, ngayon, ang gagawin natin is papatayin muna natin. Ito yung napansin ko, guys, noon. Pinalitan ko ito ng battery kasi hindi na siya nag-detect. So, nung pinalitan ko siya ng battery, guys, dito ko siya napansin na dito pala sa kanya ay may susi. Ito. Ito siya. Bali, guys, saka ko lang na-discover ito nung pinalitan battery. Ito pala siya is push, tapos ito po yung susi. Ayan. Ito po yung pang-unlock natin dito sa shift gear niya para mailipat natin. So, since nakita ko ito, nagbasa ako ng manual. So, I finally found na ito pala siya. ASD, para pala siya dito sa butas na yan, guys. Ayan, tingnan mo po yung butas. Ayan. Pero guys, kung titingnan mo yung butas ng Alpard, hindi ata katulad sa ibang sasakyan na padiretso yung butas na yan. Yung butas na yan, guys, ginagamit lang yan natin para lang, dyan lang natin sungkitin para matanggal yan. Yan, para matanggal yan. So, yan lang ang susungkitin natin para tanggalin yan, katulad yan. 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 So, ayan, tanggal na siya. So, ngayon, guys, pag natanggal na natin yan, guys, ipupush lang natin yan gamit ito. Ayan, saglit lang, ha. Ayusin ko yung phone. So, ayan na siya, guys, ha. Nakapatay na yan. So, ayan, pag ilipat yan natin, hindi natin talaga mailipat yan, di ba? So, ngayon, since bukas na ito, ipupush lang natin gamit ang susi na ito. Or either kung kahit anong bagay, guys, pwede nyong i-ano dito, basta sakto lang. Ayan, nakapush na siya. Ngayon, dahil nakapush na siya, hindi ko inapakan yung brake, guys, ha. Nakapush na siya, yan. Pwede mo na siya ilipat kung saan mo siya gustong ilipat. So, in this case, pwede mo na siyang maitulak yung sasakyan. Halimbawa, tumirik po kayo sa gitna ng daan. Okay? So, ganyan na po siya. Kahit saan mo na siya ilipat, guys, pwede na. Okay? So, kahit saan mo na siya ilipat, guys, pwede na. Ayan na po siya. Yan. Yan nga po natin. Yan. So, ngayon, kung halimbawa, bibitawan natin. Ayan, binitawan natin. So, from there, pwede na pa rin natin siya ilipat. As long as nakababa na siya. Pero ngayon, pag nakataas na siya, ay hindi mo na ulit siya ilipat. So, pwede mo lang siyang ibaba. Ayan. Halimbawa, pwede mo lang siyang ilagay dito sa reverse. Ayan. Pag naka-reverse na siya, guys, then, pag basta nakawala na siya dito, guys, nakalipat na siya dito, parang andyan yung lock niya eh. Pag nakalipat na siya dyan, then, dito, malaya ka ng ibaba kung saan. Ayan. So, ayan. So, from here, so, ibig sabihin ay,
ay halimbawa tinutulak nyo. So, wag nyo munang ilagay doon kung hindi pa kayo sigurado doon sa arrange sa sasakyan nyo. So, pag okay ka na, din saka mo na ilipat doon. Kasi pag andun na siya guys, pag andito na siya, dito na siya sa gilid, yan. Pag andyan na siya, ay hindi mo na siya pwedeng ilipat. Ayan. So, andyan na siya. So, yun guys. So, I hope so na nakapagbigay ako ng konting tips guys. Kasi na-discover ko lang kasi ito eh. Kasi nung pinalitan ko ito ng battery, ayan, pinalitan ko, binuksan ko ng battery, nakita ko kasi ito. So, from there, nagbasa ako ng manual. So, I found out na ito pala siya. No? So, sa iba, iwan ko lang sa iba, no? Di ako masyado sigurado. Hindi ko nasubukan yung iba naming sasakyan. Siguro, yung butas na yan padiritso sa iba. Pero dito sa Alphard, guys, hindi po yan padiritso yung butas. Yan, may harang siya dito. Yan, may harang siya. So, hindi mo siya po. So, kailangan mo muna siyang tanggalin, no? So, ang pagtanggal lang nito guys, gumamit lang po kayo ng kahit na anong bagay, basta sakto lang doon sa butas na yun at yun ang panungkit nyo kasi ito may lock siya. So, pag pinasok na natin siya dyan sa, ano, sa loob, is nagla-lock na po siya, guys. So, sana, yan ang ano ko guys, una nating tips na ibibigay. So, guys, ang susunod natin ibigay kung paano tayo mag-automatic parking sa uphill o sa hill start, no? Importante po yan, guys. So, ngayon, ibabalik lang muna natin itong sose. Ayan. Ayan. Ibabalik lang natin. Ayan, ganyan siya guys. So, ibabalik lang natin. So guys, kung bago ka pala sa ating channel guys, inaanyayahan kita na sana po mag-subscribe ka at pumunta ka sa playlist. Kung gusto mo yung about driving guys, pumunta ka sa playlist. Tapos meron akong driving tips doon. Pwede mong panoorin at pwede rin kayong mag-comment doon. No? Depende kung saan ang topic na gusto nyo. So ito ngayon no, para masubukan natin yung automatic parking at saka hill start no. Sa hill start no. So papaandarin lang muna natin itong skill list no. Ayan. Pag pinaandar natin yan guys, like for example, ano, andito tayo sa halimbawa, naka-drive na tayo. Bababa natin to dito, naka-drive na tayo. Kunwari guys, ayan nakauna siya, naka-drive na siya. So, kunwari guys, nagmamaniho na tayo at nandun na tayo sa hill start, no? So, ngayon guys, hindi na to natin doon ililipat, no? Para, halimbawa, nag-traffic. Siyempre, mga ganyan. Minsan, nag-traffic. Magmadalian lang yan. Kung ililipat mo pa doon, which is okay naman. Pero, pwede naman tayo mag-direct. Ito siya, guys. Yan. Parking, no? So, pagka kahit andyan yan, guys, pwede natin yan i-automatic parking. Yan. Iangat lang natin, guys. Halimbawa, automatic parking, iangat natin to, ganyan. Yan. Yan. Pag nakailaw na siya, guys, nakaparking na siya. So, kahit bitawan mo yung brake, nakaparking na siya. Or halimbawa, nag-traffic pa. Kahit bitawan mo yung brake sa hill start, wala nang problema po. Kasi, andyan na po siya, nakapark na. So, halimbawa, nag-guna yung traffic, didiretso ka na. So, ito, kahit andito siya, yan, kahit andyan siya, yan, naka-automatic parking na siya. So, ngayon, kung nag-go ka na, pwede mo lang din napakan ulit yung brake pagkatapos ibaba mo lang ito. Ibaba mo lang. Yan. Pagbaba mo yan, yan. Kagat na yung ano niya. Na nakakagat na po yung drive niya. So, ready na po siyang umabante. So, ganun lang ulit guys. Uulitin nyo lang. Halimbawa, nagka-traffic ulit. So, para hindi mo na ilipat doon kung sakali. Yan lang. Iangat mo lang yan. Yan. So, pag umilaw na yung pula na yan. So, ibig sabihin is naka-parking na siya. So, same thing lang din guys. Kung halimbawa, ita-drive natin, ibababa natin. Yan ang tandaan nyo guys. Same thing lang. Pag ilipat natin ito dito sa parking, ganun din mangyayari. Umiilaw din siya yung pula. Okay? So, yun yung tips natin for the day guys about dito sa Alphard. So, please, kung bago ka pa lang sa ating channel, please do subscribe, mag-comment ka, share mga ating video guys para support mo na rin sa ating vlog, no? So, kung ano pa yung mga gusto nyo mga topic guys, baka naman sa susunod, pwedeng mag-comment kayo at magawaan natin ng video, no? Actually guys, panoorin nyo pala guys yung video ko regarding dito sa digas na gasolina versus electric car which is ang Tesla, kung paano tayo talaga makakatipid ng gas guys, kasi sa totoo lang guys, napakamahal na po ng gas ngayon at magmamahal yan guys dahil sa world market ang nagmamahal, hindi lang po sa Pilipinas, maging sa lahat ng bansa. Dito nga sa Hong Kong guys, dati is ano lang, 16 Hong Kong dollar lang per liter. Ngayon is 22 na. Kung kaya sana sa Pilipinas, masakit man isipin na nagtaas yung gas, pero wala talaga tayong magawa dahil sa world market po ang nagtaas. No?
So, hanggang dito na lang muna ako, guys. Sana mag-subscribe ka at bisitahin mo pa ang ating mga video. So, maraming maraming salamat, guys. Ingat po kayo.